Hello po sa lahat, at sa mga ka-solar natin dyan. Susubukan natin ngayon, ang 1,500 watts na solar inverter, at kung kakayanin ito ang mga pinakamahalagang gamit, o appliances sa loob ng bahay gaya ng flat screen TV, electric fan, rice cooker at ang videoke player. Gamitin natin ang isa, dito sa mga stock nating battery. Tara at i-set up na natin. I-check lang muna natin kung ilang boltahe ang nakukuha ng ating solar panel. Madali lang ma-identify ang plain o iisang color na wire dahil merong print ang isa sa kanila. Gamitin natin ngayon sa positive ang side kung saan may print na linya. Nice. Let's keep moving sa mga appliances na papaganahin natin. Sorry pero hindi po siya compatible. Pero syempre, okay siya, sa 220 na outlet. I-try natin ngayon, sa mas maliit na flat screen TV, kung mapagana natin ito. Ang galing di po ba? Inilipat ko lang siya sa upuan, dahil maingay ito sa table.
nasa 74-75 ang battery natin. Not bad. Partida pa lang po ito para sa ating panel, dahil wala pa siya sa sikat ng araw. Siguro ay around 80 to 90 ang reading ng battery, kapag nasisikatin ito ng mahal na araw. Idagdag natin ang electric fan, habang tayo ay nanonood. ...68%, not bad di po ba? Huwag lang po natin pabayaan na umabot below 50% ang battery, para hindi ito madaling masira. Sulit na ang 4 to 5 years na itatagal nito kung magaling ka mag-alaga. Subukan naman natin ngayon ang 300 watts na rice cooker. Normal lang siya, hindi naman umiinit ang inverter. Nasa 57 ang reading, kaya patayin muna ang electric fan para hindi ma-stress ang battery. Ayan, nasa 59 na ang reading. Kaya naman ito pagsabayin, kailangan mo lang magdagdag ng isa pang panel, at isang battery, to make sure na may sapat kang power habang naka-under ang mga ito. Kapag po masyadong mataas ang wattage ng pinapa-under nating gamit, make sure na direkta ang inverter sa battery. Tendency is, iinit ito ng todo at masisira, kapag pinadaan ito sa output ng solar controller. A few moments later.